Hello guys, nandito na naman tayo sa isang edisyon ng Leon Main Pet Channel. Sa video na to, ikukwento ko sa inyo kung ano yung naging karanasan ko sa pagbubuntis ng aking American Bully na si Pyra. At yung week by week na pagbubuntis niya. Bago ang lahat, paki-like tong video na to at paki-subscribe na rin yung channel ko. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para sa mga susunod ko pang video. Simulan natin dun sa stud session. Sa stud session, ang pinili kong stud is si Juno Dax ng D-Side Kennel na pagmamay-ari ni Leonard Canindo. Taga dito lang din sa Dasmariñas, Cavite. Sa first week, from day 1 hanggang day 7, wala pa akong napapansing pagbabago. Parang normal lang. At ito yung mga stage na nabubuo pa lang yung sperm papunta dun sa eggs para sa fertilization. Kaya pag makikita nyo yung nipples ng aso nyo, parang wala pang pagbabago, hindi pa malaki. Yung appetite niya, ganun pa rin. Mas maganda na sa ganitong week, i-cage muna natin yung aso natin. Huwag nating hayaang magtatatalon, magtatatakbo. Kailangan yung cage niya yung tama lang. Hindi maluwag, hindi masyado, hindi yung talagang maglilikot siya. Para talagang hindi may istorbo yung fertilization sa loob. Sa second week o yung pang 8th hanggang 14th day, first it fertilized na yung eggs niya. At papunta na to sa kanyang uterus para sa implantation. So dito mapapansin natin yung mga changes sa aso natin tulad ng pagiging moody niya at yung pagiging malambing niya. Pero yung mga nipples niya hindi pa natin masyadong mapapansin din, parang normal lang din. So hindi pa masyadong malaki. Hindi pa pansinin na talagang buntis na yung aso natin at hindi pa natin mako-confirm talaga dito sa stage na to na positive yung pagbubuntis niya. So dumako tayo sa week 3 o yung 15th day hanggang 21st day ng pagbubuntis ng ating aso. Dito na magsisimula yung mga mood swings na tinatawag. Tsaka yung pagbabago sa kanyang appetite. Minsan nawawala na siya ng gana at minsan na nagtutulog na siya. At pagdating naman doon sa nipples, mapapansin natin yung tissue development. Medyo lumalaki na rin. At this point, yung implantation, nandun na, gumagana na. Yung mga embryos, nade-develop na rin pero sobrang liit lang nun. Parang malabutiki lang. Yung laki ng embryos. Sa week 4 o yung 22nd hanggang 28th day
ng kanyang pagbubuntis, yung mga fetus, pwede na nating maramdaman sa uterine horns. Usually, around 28 day yun mararamdaman. At maganda, mabisita rin natin yung vet natin at maipa-ultrasound yung dog natin para ma-confirm yung kung ilan yung tuta o kung ilan yung nabubuong fetus sa kanyang sinapupunan. Yung mga spinal cord ng fetus, nade-develop na rin yun. At nagsisimula na rin mag-grow yung mga facial features ng fetus. At yung uterus ng female dog natin o yung bitch, napupuno na rin ng mga fluids yan para ma-protect yung mga fetuses. Siguro mga isang linggo pa, mararamdaman na talaga natin na sumisipa yung mga puppies. Tsaka yung appetite ng yung mother dog natin, magsisimula ng mag-increase yan. So maganda na dagdagan natin ng konti at bigyan natin ng vitamins yung mother dog para maganda yung pag-develop ng fetus sa sinapupunan niya. Dumako tayo sa week 5 o yung 29th day hanggang 35th day. Yung mga fetus, nade-develop na rin yung mga sex organs nila sa puntong ito at nagsisimula na rin magbago yung mukha nila at talagang maging mukhang tuta na. Yung mga leg buds, mahaba na rin at nade-develop na rin yung mga daliri nila. At yung tiyan nung mother dog natin, mapapansin natin dito na talagang lumulobo na. At yung mga tuta sa loob, sumisikip na sila sa loob. Pero hindi pa natin pwedeng sabihin dito sa punto na to na manganganak na. Kumbaga, lumalaki lang talaga yung mga tuta. Sa puntong ito, lumalaki na yung mga tuta at kailangang bawasan yung meal nung mother dog pero tuloy pa rin yung vitamins. Mas magandang gamiting vitamins is yung pambuntis tulad ng puppy OB para maganda yung development nung mga tuta sa loob. Kailangan bawasan, i-diet natin yung mother dog natin sa puntong ito. Sa week 6 ng pagbubuntis ng ating aso o yung 36 hanggang 42nd day, yung mga tuta sa loob ay patuloy ang paglaki at yung mga development tulad ng eyelids nila, ayan, nade-develop na rin yan. Pero nananatiling sealed hanggang approximately 10 days after birth. Yun. Saka lang magmumulat yung mga tuta. Mapapansin din natin na nagiging balisa na yung aso natin sa puntong ito. At pwedeng makita natin ang pagsusuka occasionally due to extra pressure. Yan. Kasi yung sa stomach nila, nararamdaman na rin nila na may gumagalaw-galaw. Kaya yung pressure, yun yung nagiging sanhi ng pagsusuka nila. Mapapansin din natin na may discharge dun sa vulva ng aso natin. Normal yun sa ganitong punto. Usually clear fluid yun at normal yun sa puntong ito. Week 7, day 43 hanggang 49. Yung mga puppies talagang well-developed na rin dito sa punto na to. Talagang lumalaki na rin sila.
para preparation para sa panganganak. Mapipil nyo na rin na gumagalaw-galaw na yung mga tuta, sumisipa-sipa na sa tiyan ng nanay. At yung nipples, ayan, malalaki na. Malalaki na yung nipples. Well-developed na. As in, yung image ng isang pregnant na aso, eto na. Dito mo na talaga masasabi na talagang buntis na yung aso ko. Yung breast, probably makikitaan na natin ng colostrum or yung first milk. Napakasustansya nito para sa mga tuta. At ayan, nagsisimula ng lumabas yung colostrum. At makikitaan natin na yung mother dog natin medyo parang pagod at hinihingal-hingal na. At nagsisimula na rin maghanap ng whelping place. Kaya dapat mag-prepare na tayo ng mga whelping box. Set up na natin yung panganganakan niya at yung mga iba pang kailangan. Week 8 or yung 50 hanggang 56 days ng pagbubuntis, dito na natin masasabi na yung mga tuta sa loob may balahibo na at crowded na talaga sa uterus. Mapapansin din natin na yung activity sa loob, ayan, parang pumoposisyon na yung mga tuta para sa kanilang paglabas. Yung mother dog, makikita natin na naghuhukay-hukay na sa bedding dito sa punto na to. Yung whelping box, importante na talagang handa na. Yung kumbaga, yun doon siya magne-nest. Yun, natural na behavior 'yon ng aso lalo na sa ganitong punto. At hayaan na rin nating kumain siya ng gusto niya at tama, dahil dito na nagpe-prepare yung mother dog para sa kanyang panganganak. At next week, anytime pwede na siyang manganak. At eto na, sa wakas, week 9, handa na ang lahat, handa na yung mga kailangan, yung mga panganganakan, mga vitamins, ayan. Kumontak na rin ako ng veterinarian para sa kanilang paglabas. Anytime pwede na silang lumabas. Ready na. At anytime puyatan na, puyatan mode na to. Yung mother dog natin, mapapansin natin na balisa na at parang hinihingal na. Hindi na mapakali. Oras na para i-check yung kanilang temperature. Ayan. 12 hours apart. Kailangan ma-check yung temperature. Normal temperature is 100 to 101 Fahrenheit. Yan. Normal yon. At yung labor, magsisimula yan within 24 hours. Anytime ng week na to, manganganak na siya. Kaya ihanda na ang lahat. Ihanda na ang lahat. Kontakin na yung veterinarian at yung panganganakan niya, paglalagyan ng tuta, whelping box at kung ano-ano pa. Thank you.
Mahalaga na i-prepare na rin yung mga vitamins. At ang ginagamit kong vitamins ay yung Enmalac para sa kanyang pag-produce ng gatas niya. At itong Puppy Obi, continuous pa rin para maging maganda yung katawan ng mother at maging kondisyon yung katawan niya habang nagpapadede ng mga tuta. Panatilihin malinis ang lahat, i-disinfect para iwas sa virus, lalong-lalo na yung parvovirus, at lapitin ng mga tuta sa parvovirus. At masakit sa ulo kapag nagkaroon ng ating mga tuta ng ganong virus. Alam ng lahat yan. So, konting ingat, mag-disinfect, mag-invest para sa mga disinfectants tulad ng chlorine at iba pang mga products na pwedeng ipan-disinfect. So, ayun guys, simula na pagpupuyat at pagbabantay sa mga tuta. At maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel ko. Huwag na rin kalimutang i-hit yung notification bell para sa mga susunod ko pang video. Bye!